pretending to be his boss girlfriend, part 5. Humalikip-kip lang ito. Biglang lumiwanag ang paligid at napuno ng ingay ng mga sirena ng pulis. Itaas mo ang kamay mo, mga pulis kami. Otomatikong binitawan ni Eloisa ang balisong at itinaas ang kanyang mga kamay. Saan ang bahay niyo? Tanong ni Angelo. Nilingon ito ni Eloisa. Nasa likod ng manibela ito. Hindi pa rin niya makalimutan ang kahihiyang inabot niya sa harapan ng mga pulis. Ipinaliwanag naman ni Angelo sa mga ito na hindi siya ang snatcher nito, na itinawag nito sa pulisya pero paulit-ulit pa rin naiisip niya ang mga eksenang iyon. Bakit ba kasi minsan talaga ay hindi siya makaiwas sa mga nakakahiyang sitwasyon tulad niyon? Ano ka mo? Tanong ni Eloisa. Saan ang bahay niyo? Tila tinatamad na sabi ni Angelo. Bakit mo tinatanong? Ikaw na lang ang magamot sa akin kung talagang nag-aalala ka sa akin. Alam kong iyon ang kanina mo pa naiisip kaya wala kang imigdiyan. Napasimangot siya. Heto pa nga ang isang walang konsiderasyon. Kung hindi si Eloisa nagkakamali, siguradong lihim na siyang pinagtatawanan nito. Pangit ang bahay namin, sabi ni Eloisa. Nanggagamot na ba ang mga bahay ngayon? Piloso po pa ang kumag. Nakakainis. Hindi man, may trauma pa siya sa mga nangyari. Well, okay lang siya bigyan nito ng kahit kaunting pansin. Pero sana, naging considerate man lang ito at inalaw siya. She was somewhat bluffing. Hindi naman siya na trauma kahit labas sa ilong. Inihinto nito sa gilid ng kalsada ang kanilang sinasakyan. Nilingon niya ito na basta na lang inabo ang kanyang kamay at ininspeksyon ang braso niya. Anong ginagawa mo? Tanong ni Eloisa. Huwag kang magulo. He continued looking at her arms. Nang marahil ay hindi nito makita ang hinahanap sa kanyang braso, ay sakalang siya tiningnan nito. Are you hurt? Ha? Did those thugs hurt you when they took your bag? No. Nahihilo na naman siya sa bigla ang pagbabago nito. Hindi naman nila ako sinaktan. Tumangu-tangu lang ito. And then he gave out sigh. Was it a sigh of relief? Kung ganoon ay nag-aalala rin ito sa kanya. Nang ma-realize niya iyon ay unti-unting sumilay ang ngiti sa kanyang mga labi. Ang sarap sa pakiramdam niya ng kaalamang iyon. Lalo nang mapansin niyang hawak pa rin ito ang kanyang kamay, and he was right. Their hands fit perfectly together. Anong inginin ngiti-ngiti mo riyan? Binitawan ni Angelo ang kamay ni Eloisa at binuhay uli nito ang makina ng kotse. Sabihin mo kung saan ka nakatira bago pa ako maubusan ng dugo rito. Ang OA mo naman, Angelo. Sinulyapan lang siya nito. Hinampas uli ni Eloisa ito. Sumama ang ekspresyon ng mukha ni Angelo. Iniinda nga siguro nito ang natamong sugat. I'm sorry. Sige, diretso lang. Huwag kang magre-reklamo sa bahay namin kung hindi ipapalapa kita sa aso namin gusgusin. Paunang sabi ni Eloisa kay Angelo pagpasok nila sa maliit na sala ng kanilang bahay. Gusgusin ba yon? Akala ko imported. Brown kasi ang kulay. Nilingon niya ito. Did he just make a joke? Probably not. Habala kasi ito sa pag-iinspeksyon sa kabuuan ng kanilang sala. Where are your parents? Umaten sila ng prayer rally. Mamaya pa ang dating ng mga iyon. Dito ka lang at kukuha ako ng panlinis sa sugat mo. Huwag kang malikot. Antigo ang lahat ng mga gamit namin dito. Umupo ito sa sofa na gawa sa kawayan. Lumangit-ngit iyon. Kumunot ang noon nito. Sign of antiquity iyan. Sabi ni Eloisa. Nagtungo na siya sa kanyang silid. Hinila ni Eloisa ang kanilang medicine kit mula sa ilalim ng kanyang kama. Natutulog na sa double deck ang dalawang nakababatang kapatid niya.
lihim na nagpasala na matsya dahil walang manggugulo sa kanila ni Angelo. Napakadaldal pa naman ng mga kapatid niya. Pabalik siya sa sala ay nakita niyang hawak ni Angelo ang framed picture niya noong college graduation niya. Ibinalik lang nito sa pwesto nang makita siya. Ang pangit mo naman dito. Pamimintas pa ni Angelo. Buhusan kaya kita ng alcohol dyan at nang mangisay ka. Umupo si Eloisa sa tabi nito at nanggigil na binuksan ang bote ng alcohol. I saved you. Umurong ito palayo. Sinabihan mo akong pangit kaya quits na tayo. Hala, hubad. Ang sabi ko, pangit ka sa picture. Wala akong sinabing pangit ka. Binuksan pa ni Angelo ang botones ng polo nito. Magkaiba iyon. Okay, fine. Mali na naman ako. Excited na si Eloise ang makita ang katawan nito. Patid niyang maganda ang katawan ni Angelo dahil ilang beses na rin siyang nakadikit dito. He had a lean and sturdy body. She couldn't wait to see abs and pectorals. Pero nabitin siya nang hindi nito itinuloy ang pagbubukas ng botones. Naalala ko, inaantok nga pala ako. Pagkasabi niyon ay basta na lang ito humiga sa lumalangit-ngit na sofa. Patulog muna rito, ha? Teka muna. Napatayo si Eloisa dahil hindi sila magkasya sa sofa dahil sa laki nito. Hindi ko pwede matulog dito. Ikaw kandena ako ng pamilya ko. At saka, hindi ko pa nalilinisan ang sugat mo. I'm tired. Ipinatong na nito sa noo ang isang braso nito at saka ito pumikit. Do whatever you want. Angelo, psst, huy! Tinapik ni Eloisa ito sa hita nito pero walang nangyari. Mukhang tinulugan na siya ni Angelo. Siguradong malilintikan siya sa kanyang mga magulang. Konserbatibo pa naman ang mga iyon. Pilit na sana niyang gigisingin ito nang mapadako ang tingin niya sa sugat nito. Mukhang hindi naman malala iyon, pero para sa kanya, napakahalaga nang isinisimbolo niyon dahil iyon ang patunay na iniligtas siya nito. And he was hurt because of her. Sinaisip ay hinayaan na lang niyang magpahinga ito. Ang kaso, kailangan pa rin niyang malinis ang sugat nito dahil baka ma-infeksyon iyon. Hinila ni Eloisa ang lamesa at umupo siya roon paharap dito. Sinabi naman ito na gawin niya ang gusto niyang gawin. Napalunok siya sa kapikit-matang inabot ang botones ng polo nito. Dear Lord, malinis po ang intensyon ko kung bakit ko ito ginagawa. Sana po ay bigyan niyo ako ng lakas upang labanan ang masamang espiritu sumasapi sa akin. Panay ang dasal ni Eloisa habang isa-isang binubuksan ang mga botones ng damit nito sa kabila ng panginginig ng kanyang mga kamay. Kaya mo iyan, Eloisa. You can do it. This is for the common good. Sa wakas ay natapos na niyang buksan ang polo nito nang dumilat siya ay parang gusto niyang maglaway. Behold, God's gift to womankind. Ang ganda at ang kinis ng katawan ni Angelo. Nakakasira tuloy na makita ang sugat na iyon sa tagiliran nito. Hindi malilinis iyan kung tititigan mo lang magdamag. Sa labis na pagkagulat niya nang marinig ito, ay naibuhos niya sa sugat nito ang alcohol. Napabalikwas ng bangon si Angelo. Ako, I'm sorry! Pinaypayan niya ng kanyang mga kamay ang sugat nito upang maibsan ang hapdi na dulot ng alcohol. It seemed like it wasn't enough though. Panay pa rin kasi ang pagsinghap nito. Hinipan na rin ni Eloisa ang sugat nito. What are you doing? Huwag kang malikot. Shh! Eloisa. Napalingon sa Eloisa sa pintuan kung saan ang boses na iyon. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niyang nakatayo roon ang mga magulang. Nanlaki ang mga mata ng ina habang hindi naman maipinta ang mukha ng kanyang ama. They must thought she and Angelo were doing something fishy. Kung sabagay, sinong magulang ang hindi mag-iisip ng masama kapag nakitang nakaupo ang anak nito sa harap ng isang lalaking halos hubad na?
Tumayo si Eloisa at marahas na isinara ang damit ni Angelo. Pa, ma, bakit umiksaya na agad kayo? Tanong ng kapatid niyang si Mickey mula sa pinto ng kanilang kwarto. Katabi nito si Jewel na nakangisi rin. Hindi tuloy namin nakita ang pinakamagandang part. Anong? Hinirap niya ang mga kapatid. Ang ibig mong sabihin, hindi kayo tulog ni Jewel at kanina pa niyo kami pinapanood ni Angelo? Oo. Jewel, Mickey, numalik kayo sa kwarto niyo. Utos sa mga ito ng kanilang ama. Eloisa, magpaliwanag ka. Anong ginagawa niyo ng lalaking iyan dito sa pamamahay natin? Pa, singit ng kanyang ina. Huwag mo nang ipa-explain dahil baka himatayin lang ako. Oo, tama ka. Mickey, Jewel, akin ang bolo ko. Nagpalipat-lipat ang tingin ng ama ni Eloisa sa kanya at kay Angelo na sa wakas ay napawi rin ang hapdi ng sugat na nabuhusan niya ng alcohol. Laking pasalamat niya at walang tinamaan ng bolo ng kanyang ama dahil makakapagpaliwanag agad sila rito. Kumalma naman agad ito. Ang akala niya ay talagang dadanak na ang dugo sa kanilang bahay. Teh, boyfriend mo ba yan? Gwapo ha? Pogi, may kapatid ka bang kasing edad ko? May number ka niya? Pahingi naman oh. Kayong dalawa? Buma. Bago pa matapos ng kanilang ama ang sinasabi nito, ay nakabalik na ulit sa kanilang kwarto ang kanyang mga kapatid. Bumuntong hininga ang kanyang tatay. Nakita mo na kung bakit naghihigpit kami pagdating sa pagdadala ng lalaki rito, Eloisa. Tanong nito sa kanya. May mga nakababata kang kapatid na babae. Alam mo kung gaano kakulit ang mga iyan. Ayoko na sana maulit ito. Tumango lang si Eloisa. Ikaw naman. Binalingan nito si Angelo. Kamusta na yung sugat mo? Magaling na ba? Ako na lang ho ang bahala sa sarili ko. Kaunting sugat lang naman ito. Salamat nga pala sa pagliligtas mo sa anak ko. Pagpasensyahan mo na rin ang naging reaksyon namin kanina. Alam mo naman ang mga magulang sa mga anak nilang babae, masyadong protective. Naiintindihan ko ho. Dito ka na matulog, iho. Sa bad ng kanyang ina. Mukhang inaanto ka na kasi. Hindi na ho. Uuwi na lang po ako. Sa bahay na lang po ako magpapahinga. Masyado ko na kayong naiistorbo rito. Walang anuman iyon. Iniligtas mo naman ang anak namin. Maiwan na namin kay Rito na Eloisa. Ikaw nang bahala sa kanya. Asikasuhin mo siyang mabuti. Pagkasabi niyon ay pumasok na sa kwarto ng mga ito ang mga magulang niya. Sa wakas ay natahimik ang paligid. Pasensya ka na. Sabi ni Eloisa kay Angelo. Napakamot siya sa kanyang ulo. Munti ka pang machap-chap ng tatay ko. Oo nga, lagi na lang ako napapahamak ng dahil sa'yo. Napamaang siya rito. What the heck? Bakit humirap na naman ito nung pumatay na linya nito? Ay nako, paminsan-minsan lang talaga ito nagiging mabait sa kanya. Sorry. Hinging paumanhin pa ni Angelo. I better to go. Nang tumayo ito ay tumayo na rin siya. Napansin niyang nakatingin ito sa damit nito na nakabukas bahagya. Pagkatapos ay binuksan pa nito lalo ang polo at saka na maywang. Paki-bandage, sabi ni Angelo. Ha? Hindi mo na kailangan linisan ng sugat ko dahil binuhusan mo na ng alcohol kanina. Pakilagyan mo na lang ng bandage. Oo. Gumipwit si Eloisa ng gasa. Itatapal na lang niya iyon sa sugat nang matigilan siya. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Pambihira, pinagnanasaan pa rin ba niya ang katawan nito? Eloisa, stop fooling around. Nasaktan at napahiya na nga iyong tao nang dahil sa'yo, iyan pa rin ang iniisip mo. Just bandag that guy, will you? Lahat ng willpower niya para makontrol ang nangingini ng mga kamay niya para lang matapos na ang lahat. But every time her finger touched his skin, he would move away. Ano ba, Angelo? Huwag kang malikot. Ikaw ang malikot. Anong ako? Ikaw, just stay put. She tried putting a bandage again,
but it slipped from her hand. Dumampi tuloy ulit ang mga daliri niya sa balat nito. He winced. Wag na nga. Teka lang. Kapag hindi na natin nilagyan ng bandage, baka ma-impeksyon iyan. Sa hospital na lang ako magpapalagay ng bandage. Ako na. Tutal nandito ka na. Just stay there. Hinawakan niya ito sa magkabilang baywang. He winced again. Sa pagkakataang iyon, ay alam na niya ang dahilan ng mga pagsinghap nito. She looked up at him and grinned when she saw his reddening cheek. He was ticklish. So, dito pa lang kiliti mo. Stop it. Hinawakan nito ang braso niya. Huh, ang lakas pala ng kiliti mo, para kang babae. Not because I'm a little ticklish doesn't mean I'm... Ah! Sabi ni Eloisa nang sundutin niya ang tagiliran nito na walang pinsala. Natawa siya. Hindi ni Eloisa inakala na may lalaki palang napakalakas ng kiliti sa katawan. Lalong hindi niya inakala ang antipatikong tulad ni Angelo ay isa sa mga iyon. Uy! Uy! Eloisa, I said stop it. Hindi niya pinansin ito. Nang tangkang kikilitin uli ni Eloisa ito, ay nahawakan uli nito ang dalawang kamay niya. He then pulled her to him, securing her hands on her sides. Kung hindi ko lang inaalala ang mga magulang mo, hinalaga na kita bilang parusa mo sa kapangasan mo. Nox, so deep. Nagrigodon ang kanyang puso nang ilapit nito ang mukha nito sa kanyang mukha. Hahalikan nga talaga niya ako. Magkahalong excitement at kaba ang umatake sa kanyang sistema. She backed off. Ah, hindi na ako uulit. Promise, hindi na kita kikilitin. I don't believe you. Patuloy ang pagbaba ng mukha nito palapit sa mukha niya. Teka, totoo iyon. Hindi na kita. Ma! Pa! Patuloy pa rin ang nakabibinging pagtibok ng kanyang puso. Ano iyan? Wika ng ama niya mula sa loob ng kwarto. Agad na lumayo sa kanya si Angelo. Doon siya nakakita ng pagkakataon para mabilis na maitapal sa sugat nito ang bandage. Aalis na raw ho si Angelo. Ingat iho. Sabi ng kanyang ina, binigyan ni Eloisa ng alanganing ngiti si Angelo nang titigan siya nito habang isinasara uli nito ang mga botones ng polo nito. Salamat ho. Sabi nito sa kanyang mga magulang, then he pat her head and walked out. See you to the office, Eloisa. Tila pagod na napaupo siya sa sofa, nagtuluyang makaalis na si Angelo. Pinaypayan niya ang kanyang sarili. So hot, huh? Sambit niya. Grabe naman si Angelo. Hindi na mabiro. Maano ba naman makapag-enjoy ito ng konting kalokohan? Dala na ito ng konting biro, ay okay na ito. Hindi pa rin pala. Napasulyap siya sa mga ginamit niya para gamutin ang sugat nito. Isa-isang ibinalik ni Eloisa sa medicine kit ang mga iyon. Pero masarap din palang alagaan ito. Sa tingin niya, hindi siya magsasawang alagaan ito kahit ito pa ang pinakasupladong tao sa mundo. I'll see you tomorrow, Angelo. Good morning, sir. Bati ni Eloisa nang makita niya si Angelo. Pero nagdire-diretso lang ito sa opisina nito. Ni hindi man lang siya pinansin ito. Masama pa rin ba ang loob nito sa mga nagdaang araw at gabi? Ano nga bang ginawa niya? Hindi nga ba't ginamot na niya ang sugat nito? Girl, sinitsitan siya ni Elaine. May LQ kayo ni Sir Poggy? Wala, sagot ni Eloisa. Bakit inis daw ang beauty mo? Ewan ko ron, ang laki ng problema ng lalaking iyon. Break na kayo? Tanong ni Sandra. Eksaheradong sinamangutan niya ang mga ito. Halata naman kasing nang aasar lang ang mga ito. Kung ayaw niya akong pansinin, di wag, care ko. May palagay siya na ang nangyari nga ng mga nagdaang gabi ang ipinagsuplado ni Angelo. Susmi naman, porke may nakahanap lang sa isa sa mga weakness nito, ay ganoon agad ang drama nito? Hay nako, ang mga lalaki nga naman, kapag kahinaan ang pinag-uusapan,
Bahala na ito sa buhay nito. Lumipas ang mga oras. Ibinuro ni Eloisa sa pagtatrabaho ang kanyang sarili para makalimutan niya ang lumalalang pagkainis niya kay Angelo. Ilang beses uli kasing dumaan ito sa harap ng kanyang cubicle, pero ni minsan ay hindi siya sinulipan nito. Para hindi madistract sa ginagawa ay isinubsob niya ang kanyang atensyon sa pakikipag-deal sa kanilang mga kliyente at agents. Biglang tumunog ang cellphone niya. Tinanggap niya ang tawag. Hello? Eloisa, it's me, Rica. Rica, paano mo nalaman ang number ko? From Angelo. Who else? Kanina ko pa siya niyayayang sumahan ako sa Batangas para sana tingnan ang simbahang pagdarausan ng kasal ko. Ang kaso, pinagsusungitan na naman niya ako. Ano bang problema nun? Daig pa niyang pinagsakluban ng langit at lupa. Kung ganoon, hindi ang mga nangyari sa kanila ng nagdaang gabi ang ipinagmamaktol nito, kundi ang kaalaman na ilang araw na lang ang nalalabi at ikakasal na ang babaeng mahal nito. Hindi ni Eloisang inakalang makakaramdam siya ng ganoong klaseng depresyon. She felt so sad. She wanted to cry. Angelo loved someone else. Napakahirap para sa kanya na tanggapin iyon kahit nung una pa lang ay alam na niya ang tungkol doon. Bakit ngayon ay nahihirapan na siya sa katotohanan iyon? Eloisa, nandiyan ka pa ba? Oo. Kinusot niya ang kanyang mga mata para alisin ang tila pangangati niyon. Then she felt her eyes become a little misty. Bakit mo nga pala ako tinawagan? Gusto ko lang itanong kung nag-away ba kayo. Para kasing galit siya eh. Ngayon ko lang kasi siya nakitang ganito ka bad mood. Hindi, wala naman kaming pinag-awayan. Medyo nagkatampuhan lang kami kagabi. Damn, why do I feel so darn sad? Dapat ba niyang sabihin kay Rica ang tungkol sa totoong nararamdaman ni Angelo? Rica? Don't worry, Eloisa. Mawawala rin ang init ng ulo ni Angelo. Trust me, kapag nagagalit siya, hindi naman... Pagtsagaan mo na lang ng konti ang pagiging bugnutin niya. But it will pass. May pagkaisip bata kasi siya minsan, kaya kung ano-ano na lang ang lumalabas mula sa bibig niya. Isip bata? Paimpit na tumawa siya nang maalala niya ang tagpo nila kung saan halos mahilo siya sa sobrang bilis ng pagbabago ng mood nito. Oo. Medyo ganoon nga siya. Malakas din siyang mang-asar at ayaw na ayaw niyang pinakakialaman ng personal na buhay niya, pero siya. Dapat ay may backstage access sa private life mo. Ayaw niya ng pinangungunahan at gusto niya lagi siya ang may huling salita sa bawat argumento. Nakakaasar din ang mga katwiran niya. Tama kasi lagi siya. Ang hilig pa niyang magbitaw ng kung ano-anong out of the blue question na kailangan mong sagutin agad dahil madali siyang mainip. But then, he's also the sweetest person I've ever met. Eloisa. I'm happy to hear that. Ngayon ay mas napatunayan kong totoo ang nararamdaman mo kay Angelo. The truth is, nagdududa pa ako sa iyo nung una. Yes, you like Angelo. Madaling makita iyon sa mga mata mo tuwing titingnan mo siya, kaya inakala kong fascination lang ang nararamdaman mo sa kanya dahil nga gwapo talaga siya. But after hearing those words from you, how you talk about him with such gentleness and care, I know Angelo has finally found the right woman in you. Rica, you're in love with him. Stay that way. Siya nga pala, pupunta na ako dyan ngayon. Dadaanan ko kayo bago ako pumunta sa Batangas. I want to see both of you, okay? Sige, bye-bye. Ingat. Abangan! Ano nga ba ang totoong dahilan ng pagkamudi ni Angelo? Ang papalapit na kasal ng best friend niya o ang pag-ibig na nararamdaman niya kay Eloisa? Abangan po natin sa susunod pang kabanata ng aking kwento. Thank you for watching. Keep safe po and God bless.